Hindi aatrasan ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya ni House Deputy Minority Leader Chair's Party List Representative Franz Castro. Opo, ito pa guys ha, isa pa itong nanonotice ko dito. Itong party list na to, party list sa mga teachers, okay? So ang tanong ko, bakit hindi niya kayang suportahan yung departamento kung saan sakop yung mga teachers? So ito mga lods, ha, balita sa Pilipinas yung ating panoorin ngayon, no? VP Duterte planong sambahan ng impeach raps ng Makabayan Black, OBP, bukas sa investigasyon. Ito yata Makabayan Blacks, yata ito yata yung mga sinasabi nilang ano guys, di ba, mga kakaliwa. Okay, so panoorin natin to mga lodi, no? And magbigay tayo ng ating sariling opinion dito. Pero bago ang lahat mga lodi, kung kayo bago lang dito sa aking YouTube channel at napadaan lang, so please don't forget to subscribe and pakipindot na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa tuwing mag-upload tayo ng ating mga reaction video. So ito mga lods, let's G! Hindi aatrasan ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya ni House Deputy Minority Leader at Alliance of Concern. Bakit kasi tinatawag din na confidential funds to? No? I don't know. May pagkakaiba ba to sa intelligence fund? Okay, so I don't know guys. So bakit siya tinawag na confidential funds? Teachers Party List Representative Franz Castro. Opo! Ito pa guys ha, isa pa itong nanonotice ko dito. Itong party list na to, party list sa mga teachers, okay? So ang tanong ko, bakit hindi niya kayang suportahan yung departamento kung saan sakop yung mga teachers? Siya pa yata nangunguna na magsampa ng impeachment laban dito kay VP Sara. Sus, Ginoo naman talaga. Isang opisyal na pahayag na inilabas ng Office of the Vice President kahapon, sinabi ni VP Sara na welcome sa kanya ang anumang investigasyon hinggil sa umano'y hindi otorisadong paggamit ng OVP ng... Oh, yan naman pala, welcome eh. Oh, welcome naman pala sila mag-imbestiga. Oh. Confidential funds noong 2022. Pero sa ngayon ay hindi anya deserve ni Congresswoman Castro ang anumang paliwanag dahil hindi naman handa sa klase ang mambabatas di tulad ng isang mabuting teacher. Yan yung masakit eh. Yan yung masakit mga lodi. No? Winelcome ka na pero pagdating mo sa pintuan, pinalayas ka. Ako po. Savage ang tawag doon, di ba mga lods? Tanging trabaho na lamang anya ni Castro ay ang gumawa ng mga aligasyon laban sa kanya maging sa OVP. Oh, di ba? Kita nyo yan? Instead na gumawa sila ng batas na makakatulong doon sa Department of Education, wala silang ginawa kundi mangsita. Okay? So, paano uunlad ang Pilipinas niyan? Paano uunlad yung education system natin sa Pilipinas? Kung may mga ganyang kongresista dyan na nakaupo. Nako. Bakit pa binuto pa kasi ng mga Pilipino to? Ewan ko lang sa mga Pilipino mga lodi. Kailan ba kayo magtitiis sa mga ganitong tao mga lods? Oh, wala na. Guys, hindi pa ako nakakarinig ng magandang nagawa ng mga Makabayan Blacks na to. Sila yung ano guys eh, sila yung kontrabida eh sa gobyerno natin lagi. May magandang gawin yung gobyerno natin, no? Kukontrahin nila, no? Para lang may masabi. Gayunman, sinabi ng Vice Presidente na sasagutin niya ang lahat ng akusasyon ni Frasco kapag natapos na ang investigasyon at maging sa gagawing budget hearing. Dagdag pa ni VP Sara na way maging masayaan niya si Frasco sa ideya nito na patalsikin siya sa kanyang opisina.
Nauna nang iginiit ni VP Inday Sara na nagamit sa tama ang nasabing confidential funds ng OVP. Sa press conference kahapon ng Makabayan Block, sinabi ng grupo na pinag-aaralan nila ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung nakakalungkot eh, no? Sa Pilipinas mga lodi, no? Pag hindi ka kaalyado and sa tingin nila, kaya kanilang hanapan ng butas dyan. No? Talagang men. Sisiraan at sisiraan ka mga lodi. Diba? Dahil sa umano'y questionableng paggamit nito ng confidential funds noong 2022, nagugat ang issue ng mabanggit ng Commission on Audit sa budget hearing ng Kamara noong Webes na mayroong nasa 125 million pesos na confidential funds ang OVP noong nakaraang taon matapos na mag-take over ni BP Duterte. Alam niyo mga lodi, kung natatandaan niyo mga lodi, siguro... Men, di natin sabihin guys ha, pero kung natatandaan yung issue about dun sa ano guys, pangre-recruit ng NPA dyan sa UP, sa PUP, di ba? Panahonan nila ano yon ni sino ba? Lenny Robredo. Oh, di ba? Nung umupo si Sara Duterte mga lodi, oh, may narinig pa ba kayong ganun? Di ba? Stop na. Diba? And ang ganda nung ginawa ni Sara Duterte, no? Dun sa Quito 12, okay? So, ang daming nag-propose na tatanggalin 'yon, no? Diba? Kasi pabigat sa mga magulang, no? Pabigat sa magulang, pero men, tayo kasi naiiwan tayo pagdating sa sektor ng edukasyon mga lodi. Kaya pag pumunta ka sa ibang bansa, napakalayo ng Pilipinas mga lodi. Pero men, di ba? Pinag-aralan nila yung mga lodi. So, ang ginawa nila, hindi nila tinanggal, kundi nirevise nila, na which is hindi mahihirapan yung mga estudyante. No, di ba? So, kita nyo naman kung gaano ka hard worker yung Vice President mga lodi. Diba? Yung tungkol sa impeachment, ano, siyempre pag-aaralan natin yung mga possibility. Huwag mo nang pag-aralan. Sabi nga ni Sara Duterte, welcome ka eh. Oh. File na kaagad. File na. Eh nag-aral ka pa eh, sabi mo nga may anong tawag diyan? Sindikato o whatever, kabulastugan na ginawa sa budget. Huwag na mag-aral-aral. Pretty para mapanagot. Kung makikita natin talaga itong mga binanggit natin mga violation na ito dahil panay ito ano panay silip ng violation eh no. Pero kung tatanungin mo kung ano nagagawa nila bilang isang mambabatas mga lodi, wala ka pang narinig na maganda na nagawa nila no. Pagdating sa teachers no, may nagawa na kaya sila mga lodi? Please comment down below men no kung may nagawa silang maganda no. Instead na suportahan, no? Ito ha. Ano siya? Part siya ng party list ng mga teacher which is under ng Department of Education, 'di ba? Bakit hindi niya kayang suportahan kung ito ay ikaganda doon sa pinaglalaban niya? Naman. Pilipinas, bangon. Lalo na 'to, misuse of public fund, technical malversation. Oh, kita mo 'yan? Paano magbintang mga lodi? 'Di ba? Nakalagay kaagad misuse of public funds. 'Di pa nga niya alam men, siya na mismo ang nagsabi pag-aralan muna. Oh, bintang kaagad sa constitution. Sa isa pang hiwalay na pahayag iginiit ni Representative Castro na dapat maipaliwanag. Grabe. Ito mga ewan ko ba men, bakit may mga ganitong pang-party list mga lodi? No, sayang lang yung pera na inaano dito sa mga party list na to, no? Feeling ko dito hindi naman nakikinabang yung grupo eh. Ang nakikinabang dito yung mga nakaupo dito mga lods. Alam niyo mga lods, etong party list ngayon, inaabuso din ng mga politiko sa atin, di ba? Papansinin mo ang mga nakaupo diyan hindi talaga representative ng mga teachers, mga mahihirap, mga labor. Oh, mga nakaupo kadalasan dyan mga lodi, mga mayayaman na politiko din.
Ay, nako po, Pilipinas, ano na? Anab ng vice-presidente kung saan napunta ang 125 million pesos na pondo. Naniniwala rin ito na maaaring may nalabag ang OVP sa ruling ng Supreme Court hinggil sa disbursement acceleration. Galit na galit, no? Porkit hindi rin sila na nahatian dito sa confidential funds na to, you know? Galit na galit to kay Sara Duterte siguro, mga Lodi. Kasi na-stop yung mga recruitment nila. Program o DAP kung saan maaaring nagamit ang savings ng ahensya para pondohan ang nasabing confidential fund. Nauna nang hiniling ni Representative Castro sa COA na maimbestigahan ang nasabing issue. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay. Ay, naku po, Pilipinas, mga lods, no? I don't know. Ay, naku. Hanggat may mga ganitong mambabata sa atin, mga Lodi, ay, naku po. Huwag na kayong umasa na may pagbabago sa Pilipinas, mga Lodi, di ba? Eto pa nga lang, mga Lodi, di ba? Kitang-kita nyo naman, nagtatrabaho yung Vice President. Ginawa na ang lahat, mga Lodi, di ba? No, I think, para sa akin, mga Lodi, sa lahat ng naging Vice President, eto lang yung andami ng nagawa, mga Lodi. Hindi yung mga nakaraang presidente, ay na vice president. Ako po, binabantayan lang nila, mga Lodi, yung mali ng presidente. Para pag, syempre, pag na-impeach, of course, silang ka ipapalit. Pero ito, mga Lodi, napaka, ano, wala siyang pakialam sa iba. Talagang nagtatrabaho, mga Lodi. And I think, wala namang mali siguro kung manghihingi siya ng budget, mga Lodi. Diba? Kasi, alam nyo naman dito sa Pilipinas, mga Lodi, ang daming mga government agency dyan na pagdating, malalaman na lang natin dun sa hearing, mga Lodi, bakit sila sumasablay, no? Isang reason lagi is walang budget. Para sa akin, walang masama dun kung nangingi siya ng budget, kung gagamitin naman niya sa maayos na paraan, mga Lodi. And kitang-kita nyo naman, mga Lodi, no? Mga nagawa niya sa Department of Education. Pero men, di ba? Iba talaga ang politics sa atin, men, no? Hanggat may nakita silang kaya nilang butasan para sirain ka, doon sila, mga Lodi. So, kung gusto nyong mapanood, mga Lodi, yung balitang ito, mga Lods, no, na walang putol, walang ano. So, eto, dito kay UNTV News and Rescue. So, panoorin nyo lang ito, mga Lodi. Guys, yung mga issue about doon sa Department of Education, mga Lodi, simula nung nakaupo siya, mga Lodi, na wala na yung mga issue na yon, natigil na yon, mga Lods. And of course, para maging smooth yung trabaho mo, no, alam niyo na, no, kailangan talaga ng resources, especially pera, para maging smooth yung trabaho niyo. Eh kung wala kang budget, paano kayo magtatrabaho, mga Lods? Sabi nga niya dito sa isang hearing doon sa budget, mga Lodi, na hindi naman nila ini-insist na magkaroon ng confidential funds, no, nabubuhay sila kahit wala noon. Pero importante daw kasi yon, kasi nga sa trabaho nila, no, kung may ano daw sila, funds, no, para maging smooth yung trabaho nila, di ba? Sa tingin niyo, mga Lodi, ano, tama ba yung pinaggagawa nitong makabayan block na to sa sampahan pa ng impeachment complaint nitong ating vice president? So please comment down below diyan, no, sa ating comment section. So ako po si Kahimas Insight, and see you on my next reaction video.